What's up mga brother? Ako si Makoy Luke. Gumagawa ako ng content about German Beauty Homer. Kung interesado ka sa ganitong topic, feel free to visit my channel at huwag mong kalimutan mag-subscribe. So ayun, what's up mga brother? Bali ngayong araw na to pag-usapan natin ay inbreeding. Kung maganda ba to gawin para sa mga German Beauty natin. So kung gusto mo na mga ganitong topic, feel free to visit my channel at huwag mong kalimutan mag-subscribe. Inaanilan ko na rin kayo na i-follow tsaka i-like nyo na rin yung FB page natin dyan. Bali, yung link nandiyan sa description box. So, ayun lang. Maraming salamat. Umpisa na natin to. So, ayun. Bali, bago natin itakal yung kung anong mga hindi magagandang mangyayari kapag nag-breed tayo ng inbreeding. Alamin muna natin kung ano nga ba yung inbreeding. So, pag sinabing inbreeding mga brother, no, ito yung pinagpares natin yung iisa yung genes katulad ng magtatay, magnanay, tsaka ang pinaka-worst sa lahat yung magkapatid. So, yung mag-nestmate. Bali, ito kasi mga brother, no. Kapag nag-inbreeding tayo, meron tayong meron ako sa inyong isishare na dalawang reason kung bakit hindi ito magandang gawin sa mga German Beauty natin. So, ito yung number one. Bali, ang number one, mawawala yung pinaka-goal natin kung bakit tayo nag-breed. So, ang number one is no room for improvement. So ayun, bakit ko nasabi na no room for improvement? Diba mga brother, kaya tayo nagbe-breed. Kaya tayo nagbe-breed ng German Beauty, no? Para makapag-upgrade tayo, mapagsama natin yung dalawang good traits ng German Beauty sa iisang ibon. So meron tayong ipagpapares ng dalawang magandang klase na ang traits para yung iaanak ngayon, umaasa tayo na maipasa nila yun doon sa magiging anak nila. So, yun yung reason kung bakit tayo nagbe-breed. So, kapag ang breeder natin, no, ay is magnanay, magtatay, tsaka magkapatid, sa tingin nyo meron bang upgrade na mangyayari doon? Sa tingin ko, wala. Kasi ganito mga brother, iisa yung genes nila eh. Iisa yung traits na meron sila. Kung ano yung nakikita mo sa kanila, yun lang din yung ilalabas nila. Kaya nasabi ko na no room for improvement. So parang walang sense din yung pagbe-breed natin ng ganun. Kasi nga, wala naman magiging improvement. Wala silang pagkukunan ng ibang strain. Kasi sila at sila lang din. Iisa lang yung strain nila. Iisa yung genes nila. So walang bago. Diba? So diba, ang reason natin kung bakit tayo nagbe-breed is mag-upgrade. So kung yung mag-nestmate ang ipagpapares natin, o yung magnanay, yung magtatay, sa tingin ko walang mangyayaring upgrade ang mangyayari doon. Kasi iisa lang yung genes nila eh. Iisa yung genes nila. Yung traits na meron sila, yun at yun lang din. So kaya ako nasabi na no room for improvement. So yung pangalawa naman mga brother, no, baka makapag-produce sila ng mga mahihinang YBs tsaka mayroon mga physical defects. Kasi nga iisa yung genes nila, iisa yung traits, kumbaga makakapag-produce sila ng mahihinang genes. So ang mangyayari kapag mga mahihinang YB lang din yung ilalabas nila. Kasi nga kumbaga kahit sa tao mga brother, kapag magkapatid or magano'n, nagkakaroon ng mental parang yung iba nagiging mongoloid. Parang kung i-apply mo yun, ganun lang din yung mangyayari sa mga ibo natin mga brother. Kasi nga, iisa yung pagkukunan nung isa yung genes na i-breed natin eh. So makakapag-produce yun ng mahinang YB, merong mga defects, yung itsura, baka mag-EXB, tapos sobrang banso. Kaya hindi maganda na i-breed mo yung magkapatid, yung magnanay, tsaka magtatay, no, na German Beauty natin. Hindi ko alam kung applicable yung inbreeding sa racing eh. Pero para sa German Beauty, hindi ko isasuggest na mag-inbreed kayo mga brother. Kaya iwasan nyo na mag-breed ng mga magkapatid, no, magnanay tsaka magtatay. Kasi ganito yung mga brother, no, parang kapag gagawa ka ng bahay, so kailangan mo ng maraming materialis, no. Gusto mo ng magandang bahay, so kailangan meron kang bakal, kahoy o ano paman. So ganun lang din naman sa pag-breed natin, no. Mag-i-expect ka ng maganda kung ang materialis mo na i-breed is puro kahoy lang. So kung puro kahoy lang yung materialis mo, mag-i-expect ka ba na bahay na merong bakal? Di ba parang mahirap mangyari yun. So ganun lang din naman pag nag-breed tayo ng inbreeding. So kung ano yung materialis na meron tayo, yun lang din at lalabas. Kasi nga wala namang ibang pagkukunan. So ayun, bakit nga ba tayo natetect na gawin o bakit nga ba naiisipan natin na gawin yung
pag-i-inbreed ng mga ibon natin. So, ito based on my experience, no. Sa totoo lang, gusto ko siyang gawin sana. Kaso lang, naisip ko na sayang yung panahon tsaka oras kapag ginawa ko. Kasi alam ko naman yung masamang epekto ng pag-i-inbreed. Eh. Kumbaga, gusto ko lang sana i-try. Pero nalaman ko, bakit ko nga ba gustong gawin yun? So ganito yun. Kasi meron ako ditong nestmate na nagagandahan ako sa kanila, no. Parang ang gusto ko sana mangyari, i-maintain ko yung ganong features nila. Kumbaga, gusto ko sana mapalakas yung good traits na meron sila. Kaya naisipan ko na ipagpares silang ganun. Kaya ako sila naisipan na ipagpares. Kasi nga, gusto ko sana mapalakas yung good traits na meron sila. Kaso lang, naisip ko, no, at saka may nakapagsabi din sa akin, na kapag ginawa ko daw yun, mas naipapasa daw nila yung negative traits nila kaysa sa good traits nila. So, ibig sabihin, mas mapapalakas natin lalo yung hindi magandang traits ng ibon na yon. So, kumbaga, pero tayong pairing dito na parehong manipis yung beak, tapos pinagpares pa natin. So, ang mangyayari doon, sobrang nipis na beak ang lalabas. No, kahit maganda yung haba ng mukha nila, kung pareho sila mahahaba yung mukha, mas mangingibabaw pa rin yung pangit na traits nila. Kasi nga, isipin mo naman na iisa lang din naman yung pagkukunan nga naman. So, mas mapapalakas mo lang yung negative traits, no? Yun yung naisip ko kung bakit, ano? Kung bakit hindi talaga magandang gawin, magsasayang ka lang ng oras doon at saka ng panahon. So, bali ipapakita ko sa inyo yung nestmate na gusto ko sanang i-inbreeding. Bali, magkapatid talaga sila. Kumbaga, yun yung pinaka-mortal sin yung sa pag-breed natin, no? Yung magkapatid. Ito, teka lang, papasilip ko. So, ito mga brother, ito. May nestmate siya na hen. Ito kasi possible cap to. So, nagagandaan ako sa traits na meron sila sa yung haba ng mukha nila. So, para sa akin lang naman. Ayan. Ayan siya. Possible cap to. Ang gusto ko sana mangyari, ipapares ko to dun sa kapatid nga para ma-maintain nila yung haba ng mukha na meron sila. Ayan. So, ewan ko kung mahaba sa iba to, pero para sa akin ito na yung pinakamahabang mukha na meron dito sa loob ko. So, kaya ang gusto ko sana mangyari, ma-maintain ko yung ganong traits dito sa loob ko. Kaya naisipan ko na ipare siya doon sa nestmate niya. Ito yung cock, possible cock. Yan, balik kukunin ko yung hen, ipapakita ko sa inyo. Ito naman yung hen mga brother. So, di ba para magkamukha lang sila? Nestmate niya yung kanina. Hen to, na proven breeder hen na to. Kasi ipinaris ko to dun sa proven breeder ko din ako. Molt nga siya ngayon. So, ayun. Ewan ko kung mahaba yung mukha nito para sa inyo. Ayan. So, ayun. Sana yung gusto kong i-maintain dito sa loob ko na naisipan ko ipagpares yung magkapatid. Kaso, kung mapapansin nyo, para sa akin na, medyo mahina yung lower mandible niyan, manipis, kumbaga walang baba. Ang mangyayari niyan, baka kapag produce sila na sobrang nipis na YB, at saka baka may mga defects pa kasi nga nestmate sila. Halos magkamukha talaga sila mga brother. So ito yung cock, ito naman yung hen. Ayan. So, naisipan ko sila na pagparisin dahil gusto ko sanang ma-maintain yung mga traits na meron sila dito sa loob. Kaso talagang, ayun nga, yung katulad na na-explain natin kanina na hindi maganda pagparisin yung mga nestmate. Kasi isa lang sila nag-list. Ayun, magkamukha sila, no, kung mapapansin. Ito yung hen, ha. Ito naman yung cock. Parehong molt, no. So, ayun, nestmate yung dalawa na yan. Gusto ko sanang ma-maintain yung itsura na yan. Kaso, yun nga, katulad ng nasabi natin kanina, hindi maganda pagparisin yung magkapatid. Bali, sa mga natetempt na gumawa ng inbreeding, yung isa-suggest ko sa inyo, hanapan nyo na lang sila ng ibang kaparehong traits. No? Kung gusto nyo talaga makapag-maintain ng isang trait dyan sa loop nyo, no? Dapat kumuha kayo ng parehong materials, no, pero magkaiba ng bloodline. So ito, kaya ako ito balak ipagparisin tong dalawa.
Ito, hinto. Kung mapapansin nyo, medyo may, medyo mahaba din naman, no? Para sa akin, mga brother. Hinto, proven breeder na to. So, ito yung napili ko na ipapares ko dun sa isang Nesmith na cock. So, para ma-maintain ko yung haba ng muka dito sa loob ko, mga brother. Ayan, oh. Ayan. Tapos, ang kagandahan pa na ito, marunong na to mag-alaga ng itlog niya. So may, ang nakapagsuggest sa akin, oh, bali may nagsuggest sa akin na humanap ka na lang ng kapareho niya ng traits, no? Pero magkaiba ng genes. Ito, iba ng ano to, iba ng bloodline to, eh. Doon sa Nesmith na ipinakita ko sa inyo, eh. Kaya ito yung napili ko na ipares doon sa kak na medyo mahaba yung mukha. Bali, ayun lang for today, no? Pasensya na kung medyo natagal ulit sa paggawa ng content. So, bali, yung shoutout, isunod ko na lang dito, no? So, ayun mga brother, bali, shoutout muna tayo, no? Bali, shoutout kay Ron's Loop TV, tsaka kay Demon's Loop. Ayun, maraming salamat mga brother, no? Happy breeding sa inyo, ha? Sana i-enjoy lang natin yung hobby natin. Maraming salamat sa inyo. Thank you.